Ayan, good day mga ka-technician, mga ka-aircon tech. Happy 2021 sa ating lahat. Ayan, so yung topic ngayon natin, yung mga nagtatanong paano daw i-check yung inverter compressor. Ayan, so ito yung sasagutin natin kung paano natin i-check kung good or defective yung inverter compressor natin. Ayan, so eto. Okay, so subscribe na lang po sa ating YouTube channel, JDL Electronics Service Center. Ayan, okay. So meron akong unit dito na, actually carrier itong unit na ito. Carrier, kapares siya ng X-Power na carrier. Pero ang problema kasi nito, ito na check na naman namin ito. Confirm na namin na compressor ang problema. Ngayon, ang isang problema natin, paano natin i-determine kung compressor ba ang problema o yung ating outdoor board. Ayan. So, sa ganitong design ng ating board, nakikita nyo ito, full DC siya, yung ating outdoor, full DC. So, yung ating panmotor, DC. Ngayon, ang kadalasang nauunang umaandar sa ganitong disenyo, compressor. Then, susunod si panmotor. Sa ganitong modelo ha, so mapapansin nyo, nauuna. Ayan. So, ito kasi naunang dinala yata dito yung board and pinadala ko yung unit dahil good yung ating board. So, ang napagkamali nilang problema, yung outdoor board. Dahil hindi umaandar si compressor, hindi umaandar si pan. And, na-check namin, ang problema pala nito, yung compressor niya. Ayan. So, kukuha na natin ng data itong compressor para makita nyo. Okay. Dali. Kukuha ko ng pentel. So, kailangan natin ng tester and importante talaga yung digital tester. Katulad nitong ginagamit namin. Ayan. Okay. So, meron akong gagamitin na data. So, ano ba yon? W. Ayan ha. So, yung compressor natin, yung terminal WBU. Yan. So, kukunin natin yung data ng WB. Okay. WU. And, ano bang kulang natin? WB. WU. BU. Yan. Sa ating compressor yan ha. Okay. So, kunin natin yung data ng defective. Ayan. Ayan. Ito ang problema kasi natin. Okay. So, isiset ko sa ohms yung aking digital tester. Ayan. Nakikita yan. So, unahin natin yung ganito ang tayo niyan. WB. WB. Teka. So, dapat bubunutin natin sa saksak. WB. Yun. So, nakuha natin is 1.1. Okay. So, 1.1 ohms ang nakuha kong data ha. WB. Ngayon kunin ko ang WU. WU 1.4. 1.4 ohms. And BU. Yan, 1.1 din. 1.1 ohms. So, mapapansin nyo halos magkakadikit lang. Kung hindi tayo gumamit ng digital, hindi nyo pa rin makikita yung 0.4 na difference kung analog ang ginamit natin. So, sa analog, halos pare-parehas na reading yan. Yung 0.4, hindi natin makikita sa
analog yan. Sa digital lang natin matitrace. So, hindi ko nagagamitin ito. So, ito yung defective na compressor natin. Ngayon, ire-reference natin siya dun sa good na compressor. So, dito tayo sa kabila. Ito. So, parehas siyang GMCC na compressor. Kundura ito, carrier yon. So, halos magkaparehas siya. 1.5. Oh, pares to 1.5. So, window type lang itong kinuhanan ko. Yan. So, binunot ko yung terminal. So, WB. Ito. So, 1 ohm. So, maliit na. 1.0 ohms. Yan. So, pasensya na yung sulat ko, ha. Nakatagilid. Yan, ha. Doon sa kabila. Dito sa good yan. 1.0 ohms yung nakuha natin. So, napakalapit. And WU. Ito yan. Ayan, 1.1 din. 1.1 ohms. Yan. And BU. So, yung BU yung kukunin ko, ha. Ito. Ayan, 1 ohm din. 1.0 ohms. Ayan, ha. So, napakalapit ng difference. Kung analog ang ginamit natin, hindi natin makikita. Ayan. So, good pa rin ang matdetermine natin. Ang pag-check lang naman kasi natin, so, katulad nito, hindi natin talaga madidetermine kung defective ang compressor natin based sa tester na ginagamit natin. Kasi kung kukunin natin ang data, na katulad nito, na nakuha natin ang data, napakalapit. So, ito yung defective, ito yung good. So, halos parehas lang siya. Lalo na kung analog ang ginamit natin, parehas din ang malakukuha natin na reading. So, mahihirapan tayong i-determine sa digital man or analog tester kung good or bad ang compressor natin kung hindi tayo mag-aaktual ng ating compressor. So, ang mag-check lang natin katulad nyan, kung ito kasi at babalik tayo doon sa kabila. Ayan. So, yung pinapaliwanag ko kasi na kasi kung maging grounded ang ating compressor, like yung doon sa non-inverter na compressor na ginagamit natin, madali nating ma-determine shorted or grounded. So, kasi pagka naging grounded ang compressor ng inverter, automatic susunugin niya ang ating ano, ang ating outer board. Yun. So, madali na nating makikita. Pag sinunugin, check natin ang compressor. So, maaaring sira ang compressor. Yun. So, sa ganito, hindi natin siya basta makukuha kasi napakaliit ng difference niya doon sa defective na compressor. Kaya mahihirapan tayong i-analyze kung good or defective ang ating inverter na compressor. So, ito, kung i-analyze na lang natin, katulad nitong model na ito, so itong model na ito, kapag ka-defective ang compressor, usually hindi rin umaandar ang pan. Kaya maaaring mapagkamala nating problema, eto. Ayan. So, ipapaandarin ko yung unit para makita nyo. Isasalpa ko itong defective compressor. Pero ipapass forward ko na lang ito mamaya para lang makita nyo. Kasi 3 minutes ang delay yata nito bago mandar. So, ayan. Kinabit ko si compressor and paandarin ko. Okay. So, standby tayo ng 3 minutes. I-on natin ang unit. So, naka-on yung unit na ito, ha. And babalikan ko kasi after ng mapaandar natin na 3 minutes. Ayan, naka-on na yung unit. Ayun. So, naka-on yung ating indoor. Nag-on na rin yung ating outdoor. Pero, titingnan na lang natin kung ano yung magiging problema. Okay? So, balikan ko kayo after 3 minutes. So, ayan, naka 3 minutes na tayo. Mapansin nyo, hindi umandar si compressor, hindi rin umandar si pan motor. Ayan. So, papatayin ko ulit yung unit and bubunutin ko. Sa ganito,
pwede nyo palang tanggalin ang compressor para ma-determine nyo kung aandarsipan. So, kung maandarsipan, maaaring defective ang compressor nyo. Yan. Or yung pinakamagandang solusyon na gagawin nyo, magdala kayo ng ganitong compressor. Yung 1 HP, umaandar yan sa 1.5. Pwede nyo gamitin yung board na ganito. Pwede kayo magpaandar ng 1 HP na compressor. Katulad itong ginagamit namin. So, 1 HP lang ito. And yung sinasalpakan, 1.5. Kahit hanggang, na-try namin ito hanggang doon sa 3-tanner na unit, kaya magpaandar ng ganitong compressor. Yung ating 4 HP. Okay, so bunutin ko muna. Tatanggalin ko itong compressor. Yan, so binunot ko yung compressor and papaandarin ko ulit yung unit. So standby na lang ulit tayo ng 3 minutes. Ayan. So aandar. Yan, umandar yung pan. No? So tinanggal ko yung compressor, yung terminal ito. Umandar yung pan motor natin. Yan. So papatayin ko ulit muna yung unit. Gagamit ako ng pang-actual na compressor. Ito yung ginagamit namin na pang-actual para ma-determine natin. Okay, so patayin ko muna. Yan. So ikakabit ko itong compressor W block. Block ba ito? Tama. Okay. So ito, kinabitan ko muna siya nitong pang-testing namin na compressor. Ayan. So itong ginamit kong pang-testing na compressor, 1 HP lang. Pero yung paandarin natin is 1.5. Ayan. So sa ganito kasi pwede siya. Pwede siyang gamitin. Ayan, sinaksa ko. Nag-automatic on na siya. So aantayin ko lang ulit kung aandar na ha. And ayan, magkakaroon lang tayo ng cut doon sa video kasi matagal kung aantayin natin, mga 3 to 5 minutes bago mag-run ang compressor. Okay, so mag-standby ulit tayo. Ayan, so naunang umandar yung compressor ito. Ayan, umaandar ang compressor natin. And saka pa lang aandar yung ating pan. Ayan. Yan. So, umandar ang compressor, sumunod si pan sa design ng ating full DC. So, sa ganitong modelo ito ha. So, dun sa ibang modelo na nakikita namin, nauuna si pan bago umandar si compressor. Yan. Kasi ito yung board na walang indicator light kung good or defective. Ayan. So, kaya mahihirapan tayong i-determine. And yung error kasi nito, hindi natin makikita dahil blinking ng ilaw and napakatagal lumabas. Kaya ito, simpleng ano lang to, technique na lang ang gagawin natin or i-analyze na lang natin. Kung nauunang umandar si compressor and si pan ang nahuhuli, so kung defective ang compressor natin, isa shutdown na niya kaagad yung ating outdoor board. Meaning, hindi natin madi-determine kung nasaan ang problema. So, maaaring magpapalit tayo ng board. Pero, ang problema pala natin, compressor. Or, magpapalit tayo ng compressor, ang problema pala natin, nasa outdoor board. Ayan. So, sa ganito, sabi ko nga, ang technique lang na pwede or yung shortcut na diskarte na gagawin natin, i-try nyong tanggalin ng saksak si compressor at tingnan nyo kung aandarsipan. Ngayon, kung umandar si pan, maaaring good ang ating board, compressor ang defective. Pero pinakamagandang gawin natin na isa, mag-provide na kayo ng ganitong compressor. Yung inverter compressor, kahit 1 HP lang, ito napapaandar niya hanggang 4 HP na try ko ito, napaandar niya yung 4 HP pero hindi ko pinatagal. Kasi yung output naman ng ating IPM, pare-parehas ang starting niyan. So, nag-uumpisa siya sa mataas na voltage. Then, pag bumababa, nag-i-speed ang compressor natin. So, kaya niyang paandarin yung compressor na ganito. Kahit medyo mababa ang ampere niya.
compare doon sa mga 3 tanner natin. So, ayan, provide na lang natin siguro kahit yung ganito, basta alam natin na good. And pwede na nating i-actual. Hindi tayo mahihirapan kasi katulad niyan, mahihirapan tayong i-analyze. Based nga doon sa sinabi natin, napakaliit ng difference. Oh. So, kung gumamit tayo ng analog, hindi na natin ito makikita. So, ayan, oh, 0.1, 0.1, 0.3. Pero sa ibang design ng compressor, iba ang masusukat natin. So, GMCC yung sinukatan ko, ha? Ito katulad itong Hailey, iba ang sukat na reading na makukuha natin. Yan, yung Hailey na compressor. So, magkaiba siya ng reading. Pero pwede nating paandarin dun sa board na ganito. Ayan, katulad nito, napaandar natin. Ayan, so okay na tayo dito. Sa tester, hindi natin makukuha kung defective o good ang compressor natin dahil halos magkaparehas siya ng data. Okay? Ayan. And, ano ba sasabihin ko pa na kulang? Magti-thank you lang ulit ako doon sa mga subscriber natin. So, 53 plus na tayo. Ayan, so thank you sa patuloy na nagtitiwala. And, ayan, doon sa mga hindi naniniwala o nagtitiwala sa atin, okay lang. Kasi may mga, mayroon pa rin talagang, alam mo yun, ang hirap doon sa Pilipino, kapwa natin Pilipino, no? Ibabagsak mo kapwa Pilipino. Pero pag ang nag-i-explain dito sa atin is yung mga ibang lahi, parang doon tayo palakpakan. Ayun. So, pagdating yung Pilipino, hindi natin nasusuportahan. Hindi ano? Na down pa. So, kadalasan nakaganon pa. And, doon sa mga veterans na technician natin, na gumaganon pa, and hindi lang hanggang doon, hanggang personal, pati sa FB natin, hinahabol tayo, eh, maglabas na lang kayo nung makakatulong doon sa ating mga kapwa technician. So, wala naman kaming ibang purpose. So sabihin na natin, naglalabas kami dito sa YouTube. Kung kumita man kami sa YouTube, ay eh, pinaghirapan naman namin. And itinuro naman namin, may natulungan kami. Ayun. So hindi naman kami naglabas nang wala namang maitutulong or walang saysay. So nakikita naman natin doon sa analytic, doon sa YouTube. So 98 or 99% marami ang natutulungan natin. Okay? So, konti lang naman yung nakaganon. And, ang masama nun, parang kapwa Pilipino pa natin. So, kung meron man tayong nababanggit dito na medyo mali do sa pagkaunawa nila, so, willing naman nating i-correct or tulungan niyo ako, tulungan tayo. So, kapwa Pilipino dapat ang nagtutulungan. So, kapag ibang lahi ang nandito sa harapan nyo, parang nandun tayo na pinapaniwalaan natin kaagad. Okay? So, yung Pilipino, Pilipino dudurog doon sa kapwa niya, Pilipino. Ano? Okay? So, okay na yan. Thank you ulit. Then, yung mga nagme-message pala sa akin, pasensya na, hindi ko lahat talaga nasasagot. Kasi may mga personal akong nilalakad and may mga trabaho din kami sa labas na inaasikaso. At tulad ngayon, mag-start na ulit kami. And bukas, papunta kami sa survey. So, kailangan na rin namin magtrabaho. Hindi naman kami mabubuhay nang nandito lang. Ayan. Okay. Ayan. And karamihan ng board dito, makikita nyo, napakarami ng board yan, oh. Ayan. So, paikot namin, halos mga board na ng aircon ang nandito ngayon. So, yan, halos karamihan ng board na nandito, hindi po direct ang galing sa customer yan. Galing sa mga kapwa natin, technician. Sabi nga nung iba, hindi naman daw ako technician. Ayan. Hindi ka aircon tech. Hindi ako aircon tech. Pero nandito ako sa harapan nyo para ituro at tulungan kayo. So marami naman din tayong, alam, sabi nila nakakatulong tayo. Pero, ayun. And kung ano man yung nalalaman namin, pinapakita namin, walang daya, andyan lahat yan. And merong mga technician na nakakapunta dito na yung iba, lalo na mga technician na iba nakakadisgrasya ng unit. So, minsan napapriority natin yung mga ganon dahil para nakikiusap din natin. And nakikiusap din naman dun sa atin. Ayan. So, hindi naman kami naniningil ng sobra-sobra. Yung tama lang na kaya nilang ibayad sa amin.
So kailangan din naman namin ng bayad dahil gumagastos kami ng kuryente, ng technician, yung alalay namin dito. Ayan, yung maintenance namin dito. So maliit lang naman. Alam naman nila yan, maliit lang sinisingil natin. Hindi naman sobra-sobra. And kadalasan ang ginagawa natin, pinapauwi namin yung board. Pag umandar na, saka lang sila magpapadala ng bayad. Yun. So, pinagagawa muna naming pera bago nyo kami bayaran. Yung iba, nagbabayad na kagad. Katulad nung isang naging problema namin sa Las Piñas ba yun. So napadala na namin yung unit. And nagka-problema yata yung aking technician na subcon. Actually, subcon technician namin yun na. Hindi yun naka-permanent dito sa amin. Kami lang gumawa ng board. Okay naman yung board. Yung error na L5. And umandar naman yung unit doon. Kaya lang, after 2 hours, siguro hindi hinintay ng cost ng technician ng 2 hours na inobserbahan. Lumabas si J3 na error. Ayun. So, medyo meron tayong isang kaibigan na pinalaki ang issue. Concern citizen para lang makasira ng tao. Ayun. So, okay naman dun kay customer. Wala namang problema. Nagkaroon lang talaga ng abireo aking technician dahil namatay ang pala ng kaanak niya. So, hindi rin namin makontak at mapabalik dun. So, yung J3, hindi niya naikabit yung isang sensor. Saka malayo eh. Hindi na natin area yun eh. Kaya nga eh. Galing siya ng Santa Mesa to Las Piñas. Tinakbo niya ulit. Mm-mm. Kahit nagaling siya doon sa... Tsaka na-advise yung customer na malayo talaga. Kung sino lang yung pwedeng technician na pumunta. Kung sino lang yung pwedeng pumunta. Mm-mm. Pero hindi naman talaga dapat yun ay tatanggihan namin. Eh, may mga nakikiusap na kailangan daw nila. So, ayan. So, gagawin natin yung magagawa natin. And, tulad ng sinabi ko sa inyo, kung may mali man kami, i-correct natin. Tulungan niyo ako, tutulungan ko rin kayo. Yun. Okay. Okay na. Ayos.